Magandang gabi pong muli sa ating lahat at nako, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat binigyan na naman tayo ng pagkakataon upang tayo po ay magkasama-sama bagamat ito po ay online, ay napakahalaga po ng ginagampanan nito sa ating spiritual na buhay sa panahon po ng pandemic. Bago po magpatuloy sa aking pangaral ngayong gabi, nais ko pong batiin muna ang bawat isa ng maligayang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ayan. Sana po hindi tayo maapektuhan ng pandemya, yung krisis pangkalusugan at meron pa rin sanang galak na atin pong isi-celebrate ang panahon ng Kapaskuhan sapagkat higit sa lahat, ito po ay nagdulot sa atin ng pag-asa at ng kaligtasan. Kaya ngayong gabi, ang aking pong ibabahagi ay may kinalaman sa Kapaskuhan para po ito ay magbigay sa atin ng paalala at ma-appreciate natin yung ginawa ng Panginoon sa ating buhay. At ang akin pong mensahe ay may pamagat na Why was Jesus laid in a manger? Sa Tagalog, bakit si Jesus ay isinilang sa sabsaban? Naitanong nyo na po ba yan sa inyong sarili? Bakit hindi sa kama? Bakit hindi sa bench? Bakit hindi sa iba pang lugar maliban sa sabsaban or manger? Para masagot po yung tanong na yan, ay dadalhin ko po kayo sa aklat ng Lucas, Kabanatang 2, basahin po natin talatang 1 hanggang 7. Ito po ang ating mababasa mula sa NASB. Now in those days, a decree went out from Caesar Augustus that a census be taken of all the inhabited earth. This was the first census taken while Quirinius was governor of Syria. And everyone was on his way to register for the census, each to his own city. Joseph also went up from Galilee, from the city of Nazareth to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house of the family of David, in order to register along with Mary, who was engaged to him and was with child. While they were there, the days were completed for her to give birth. And she gave birth to her firstborn son, and she wrapped him in clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. Pagpalainawa ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga makapangyarihang mga salita. Well, yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay isang panahon kung saan ay napapalibutan ng napakaraming mga himala. Himala, bakit? Kasi nandun yung angelic appearance, tapos siya po ay ipinagbuntis at ipinanganak ng isang birhen. And then makikita natin na talagang parang lahat po ay orchestrated at kasama yung mga magi, yung mga shepherds. So makikita natin na talagang wow, kakaiba talaga yung kapanganakan ng ating Panginoon. Pero pag iniisip natin, meron pang isang kakaiba sa kapanganakan ng ating Panginoon. At yun po ay yung kung saan siya ihinimlay o ihiniga pagkatapos na po siyang balutin ng lampin o ng tela nung siya po ay isinilang. So, nung panahon na yan, ay panahon po kung saan ay mayroong census at nag-uuwian yung mga tao doon sa kani-kanilang mga lugar o probinsya kung saan sila nakarehistro at nakatira. Kaya, ang nangyari po noon, wala pong lugar na matutuluyan sila. Lahat po ay okupado. So, wala pa po kasing mga online booking at that time, ano? So, wala pang ahead of time ay pwede po sanang makapag-book at meron silang tiyak na matutuluyan. Napakahirap po niyan, ano? Yung mga panahon na kagaya niyan. Hindi kagaya sa panahon natin ngayon. Ako, ang dami pong bakanting mga lugar. Kung kayo po ay magbubook para po sa mga panahon ng Kapaskuhan, ng New Year. Naku, maraming pong bakante. Kasi nga po, may pandemya ngayon eh. Mga tao po ay tamad at bihira po yung mga nagbababiyahi. Pero sa panahon na ito,
bukod sa limited yung mga inn o yung mga bahay tuluyan, mga hotels, ano po, eh talagang pulpak kahit na po yung mga bahay-bahay at yung mga ika nga ay mga ekstrang kwarto ay okupado rin. Kaya wala talaga silang matutuluyan nung panahon na yan. At ang natuluyan po nila, ayon dun sa kwento, kung atin po naintindihan, ay isang bakanting stable o yung tuluyan po ng mga hayop. Ano ho? Now, taliwas dun sa narinig kong balita, nung ako po ay, o kwento, no, ako'y bata pa, na nung panahon na yan ay yung tinuluyan nilang lugar kasama nila yung mga hayop. Kaya yung mga nakikita natin, mga rendition ng Bilin sa panahon natin, lalo na yung mga Pinoy, ano, may nakadungaw na kabayo, may kalabaw, may kambing, no, nung siya'y pinanganak. Mali po, wala pong ganon, kasi po, bakante po yun, yung stable na yan, yung kumbaga kulungan ng mga hayop. Malinis naman po siya, hindi po siya ginagamit at that time. Kaya doon po sila tumuloy, no? So, konting correction lang, kasi yan yung nasa isipan natin at ang mga Pinoy, yan ang kaisipan. Kaya nga, yung manger may mga damo pang sariwa eh, during that time, no? Na pinoportray sa ating isipan. Kahit sa mga pelikula na nakikita natin. Okay, now, ang tanong, why was Jesus placed in a manger? Bakit nga ba ang ating Panginoong Jesus ay inilagay sa sabsaban nung siya po ay isinilang? Meron po tayong apat na dahilan. Ang una pong dahilan, because of alienation. Yan, dun po sa talatang 7, makikita natin na si Jesus ay inilagay doon sa sabsaban sapagkat nung panahon na yan ay yung kanyang pamilya, si Joseph, si Mary, ay wala pong lugar na available sa kanila. Hindi dahil hindi sila wini-welcome, ano po. Again, ito po'y mali, no? Kung merong kayong narinig na ganong kwento, kundi talagang wala pong bakanting lugar. Wala silang matutuluyan. At siguro yung iba ay wala na talagang pwedeng pagsiksikan sa kanila. So, no vacancy. Walang bakante. Fully booked yung mga inn at that time. Kaya wala talaga. Siguro kahit sa mga kamag-anak nila ay mga puno din yung mga lugar, no? So, ang tanong ay bakit doon sila napabagsak? Well, of course, sapagkat nga po ay ito'y nagpapakita din, ano? Basically, na nung ang ating Panginoong Jesus ay bumaba dito sa lupa, siya po ay hindi talaga taga rito eh, no? So, parang ang nangyari, di ba, pag pumupunta ka sa isang lugar na hindi ka taga roon, ay mahirap talaga at hindi otomatiko na meron kang lugar. Papalad nga po tayo ngayon sapagkat maraming mga modernong mga pasilidad na kapag tayo pumunta sa isang lugar, we can book at ngayon online na. Kahit nasa ang bahagi ng mundo, you can arrange your itineraries, yung iyong hotel accommodation. Ganun na siya ka-sophisticated at ganun na rin kadali. Pero nung panahon na yan ay hindi. So ito yung nagpapakita ng ating Panginoong Jesus, siya ay Diyos, bumaba dito sa lupa, hindi niya ito lugar eh. So, he is an alien, no? Nung panahon na yan. Kaya talagang, at hindi rin ha, by the way, hindi rin alam ng kanyang mga magulang na nung panahon na yon, nung mismo araw na yan na siya ay ipapanganak. Bagamat kapanahunan na, no? Kapanganakan na niya yan. So, ang tanong po ay, sa ating kayang puso, merong kayang tayong lugar para sa kanya ngayong Kapaskuhan na kung siya po ay kakatok, meron kayang lugar sa puso natin na patutuloyin natin ang ating Panginoong Jesus. Pangalawang dahilan, because of association. Nung si Jesus po ay inalaw niya yung kanyang sarili para siya po ay mailagay doon sa manger. No? Well, pwede bang umangal at pwede bang mamili ang Panginoong Jesus? Oo naman. Sapagkat siya po ay Diyos, siya ay makapangyarihan. He could have chosen to be born and laid in a golden bed, no? Or a luxurious bed in a palace. Pero hindi pinili ng Panginoon na doon po siya ihimlay nung siya po'y ipinanganak. Sa halip, pinili ng Panginoon yung higit pa sa ordinaryo, no? Na siya po ay ilagay at ilagak doon sa manger.
ito po yung nagpapakita that He is identifying Himself with us. Tayo po bilang mga ordinaryong tao. Tatlong bagay po ang pinapakita nito, no, na gusto niyang makipag-identify sa atin with three things. Number one is mankind's poverty, yung ating pagiging abah, no. Tayo po ay salat sa ating buhay. So pinakita ni Jesus na handa siya na mamuhay kagaya natin, na hindi po marangya ang buhay at hindi siya namili kung saan siya ilalagay ng kanyang mga magulang. So tinanggap niya yon bagamat siya ay Diyos. Pangalawa, mankind's problem. He knows about our struggles. Alam niya yan. Alam niya yung mga trials natin na hinaharap at gusto niya maka-identify sa atin. So therefore, He is able to help us through our troubles at ma-meet yung mga pangangailangan po natin. At pangatlo is mankind's priorities. So alam niya na nung siya'y bumaba dito sa lupa, alam niya na basically ang tao po ay greedy at ang tao ay talagang merong pagiging makasarili. At dito pinakita niya na ang prioridad niya ay yung maipakita yung pag-ibig sa atin. Ipakita sa atin na hindi lang yung sarili ang mahalaga ay yung ating kapwa. Yung tayo po ay paglingkod sa Diyos, mahalin yung ating kapwa. At sa pamagitan nun, ay pinakita ng Diyos yung kanyang kababaan sa atin. So, nakakatuwa pong isipin na meron tayong Diyos na bagamat siya'y Diyos, mayaman, kanyang lahat, may sapat na kakayahan, kapangyarihan. As a matter of fact, during that time, isang salita lang ng Diyos, pwedeng magkaroon kagad ng isang malaking palasyo. No? Kung walang tutuluyan, eh God can provide. Pero hindi ginawa ng Diyos para ipakita that He can identify with us. He can associate dun sa ating kalagayan. Pangatlo pong dahilan is because of accessibility. Ayan. So imagine for a moment na si Jesus ay ipinanganak, halimbawa, dun sa palasyo ni Herodes. Isang marangya at siguro po may party pa, no? Merong tunog ng trompeta, merong banda, may mga mang-aawit, at yung kanyang paglalagyan na isang golden crib. So imagine niyo po, siguro talagang isang napakalaking selebrasyon sa palasyo. At siguro, gwardyado yung palasyo na yan. At bata pa lang siya, siguro ay sinasaluduhan na ng mga sundalo doon sa palasyo. At marami siguro naka-assign na mga yaya, mga tagapag-alaga sa kanya. Kasi nung panahon na yan, ay usong-uso naman po talaga yan. Kapag isang bata isinilang doon sa royal family, talagang wow, royal treatment doon sa bata. Pero hindi po yun ang nangyari. Hindi po yun ang nangyari. Sapagkat natitiyak ko po, ano po, na hindi po yan talaga gugustuhin ng ating Panginoon. Kasi there's no way na kung yun ang nangyari, na ma-justify yung ganong klase ng kapanganakan para tayo ay iligtas. Sapagkat ang nangyari ay naka-identify siya dun sa mga mayayaman o dun sa mga matataas na level ng tao. So, salamat sa Diyos. Ayan, siguro sa inyo pong lugar, kung ano man ang ginagawa nyo at kung ano man ang pwesto nyo ngayon, ay banggitin natin, salamat sa Diyos. Bakit po? Sapagkat yung kapanganakan ni Jesus ay nagpapakita ng accessibility. Anytime, pwede tayong lumapit sa Kanya. Anytime, kahit sino, pwede tayong lumapit sa Kanya. At walang barrier, ika nga. Kasi kung nagkataon po na siya'y isinilang doon sa palasyo, maaaring malalaman ng mga tao na may isinilang, maingay, may selebrasyon, pero hindi masasaksihan ng mga tao. Bakit? Eh, yung mga dignified people lang, mga noble people lang yung iimbitahan para maka-witness. Ano po? Yung mga ordinaryong tao, itchapuera sila. So parang tayo, wala tayong lugar doon. Pero salamat sa Diyos sapagkat siya po ay isinilang, ito'y nagpapakita na meron tayong easy access sa Kanya. Ang tao, tayo pong ordinaryo, siya na yung naglapit ng kanyang sarili sa atin so that we can come to Him. And for that, we praise the Lord. Panghuli at ang pang-apat na dahilan, because it was an announcement. Ayan. Nung si Mary
ay ipinanganak si Jesus at pagkatapos nilagay siya doon sa manger, she was actually painting an image for more vivid imagination or picture na kung saan ay makita natin na talagang ang ating Panginoong Jesus ay bumaba dito sa lupa at siya po ay merong kapakumbabaang puso. At noong mga panahon na yan, marahil hindi na naintindihan kahit ni Mary yung mga senaryo na yan, yung mga detalye na yan. Pero alam niya that God is in control. Ayan. So, in a way, yung kanyang pagluwal doon sa bata ay lumalabas na ito po ay isang magandang kapahayagan or announcement sa mundo during that time na ito, isang Diyos, nagkatawang tao, at ito, mataas pero nagpakumbaba. Diba? Parang pag-inisip natin, nung panahon na yan, pwedeng mag-iiyak itong si Mary at magkaroon siya ng mga regret. Bakit ba naman ngayon pa? Hindi kami nakapaghanda, hindi kami prepared. Bakit naman kawawa naman yung aking baby? Special pa naman. Because she knows na yung baby na nasa tiyan niya ay special. And yet, yung lugar na pinaglagyan sa kanya ay hindi special. So, bilang pangwakas sa atin pong pagwawakas dito po sa ating pag-aaral ngayong gabi na ito, ay gusto po isipin natin yung kapanganakan ng ating Panginoon. Yung first time na si Jesus ay isinilang, kasi ngayon may malayong-malayo na eh, no? Yung picture ng kanyang kapanganakan. And isipin natin ano yung significant nito sa ating buhay. Well, gusto ko pong ma-realize natin na yung nangyari na yon ay very significant. At ako'y nagagalak na ito po ay nangyari ayon doon sa mismong nangyari at hindi nagbago, no? O hindi nagkaroon ng alteration. Bakit? Kasi po ito'y perfect example or picture ng grace ng ating Panginoon na nagpapakita ng kanyang willingness na siya'y bababa dito sa lupa upang tayo po ay iligtas niya. Kaya po, ngayong gabi na ito, sa ating pong pagwawakas, ang tanong ko po sa inyo, kilalang kilala ba natin siya? Ang tanong ko po sa ating lahat, at gusto pong iwanan sa atin, ngayong Kapaskuhan, kalimutan muna natin yung regalo, kalimutan muna natin yung bonus o anumang bagay. Ang tanong po, meron bang puwang sa ating puso? May lugar ba kung saan pwede nating tanggapin siya sa ating puso ngayong panahon ng Kapaskuhan? Magmuni-muni po tayo upang ang Paskong ito'y maging makabuluhan sa bawat isa. Maraming salamat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.